Bago po natin umpisahan ang video na to, ay nais ko lamang pong magpasalamat sa mga nakapag-subscribe na po sa aking pangalawang channel. Kung sinuportahan niyo po ako dito sa aking main channel, ay sana'y suportahan niyo rin po ako dito sa aking pangalawang channel. Nasa baba po ang link ito at maraming maraming salamat po in advance mga Kajansky. Sa ating nakaraang video ay naitampok natin ukol sa mga interpretasyon ng mga panaginip kung ano nga ba ang kahulugan kapag ikaw ay nakakita ng barya sa iyong panaginip. Kung hindi niyo pa po ito napanood at kung interesado ka, ay pakicheck na lamang po sa akin channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghayan pa rin po natin ukol pa rin sa interpretasyon ng inyong panaginip kung kayo ay nakakita ng alon sa inyong panaginip. Ano kaya ang sinasaad nito o ibig sabihin? Kaya't kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ko. Ang alon sa panaginip, lalo na at ito ay malakas at bumapayo talaga o malakas ang hampas ng tubig, ay nagbabadya ng paparating ng mga problema at suliranin. Dahil ito ay pinapakita ng iyong unconscious self bilang isang malinaw na pahimakas, premonisyon o pabala na sa darating na mga araw ay may mabigat na mga problemang darating sa inyong buhay. Ang alon din ay maaari ding maging problema o suliraning may kaugnayan sa pag-ibig, damdamin o sa emosyon na maaaring maging dahilan ay ang dalawang lalaki sa iyong buhay. Samantalang sa ibang tao naman, kung inyong napaghandaan ang pagdating ng alon, gaya na lamang halimbawa kung kitang-kita nyo ang paparating na alon at nakita nyong paano tangayin ng alon ang mga tao, pero pagdating sa iyo ay biglang natigil ang alon. Dahil ang ibig sabihin nito na kahit na ikaw ay may mabibigat na problema at mga pagsubok na dumating sa iyong buhay at kahit na sa mismong buhay mo, sa umpisa lang ito makakaapekto sa iyo, pero pagtagal-tagal, ang lahat ng ito ay mababaliwala o hindi ka tatablan. At kumbaga sa panahon ng tagbayo at tagbaha, makikita mong tumuwad lahat ng bahay ng inyong mga kapitbahay, pero ang bahay niyo ay manatiling matatag at nakatayo pa rin. Ibig sabihin, anuman ang dumating na suliranin, lahat ng ito ay magaan at paisi-isi mo lang na malalagpasan. So, nasa inyo na po kung inyong papansinin o iisnapin ang video na to. Kung may basehan man o wala ang naging interpretasyon ng panaginip, ay kayo na po ang bahalang humuska. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanlamang. At tandaan pa rin po natin na sa oras na tayo ay natatakot, nangangamba at nawawala na po ng pag-asa, ay huwag po lamang kaligtaan na tumawag lamang sa ating Diyos Ama na siya pa rin ang pinakamakapangyarihan at mas nakakaalam ng lahat. At payong kaibigan lamang po at para sa pangkalahatan, kung nais po natin yumaman, swertihin sa buhay o magkakaroon ng maraming pera, ay kinakailangan po natin ng sipag at tiyaga, maging positibo sa buhay dahil ito pa rin ang pinakamas mainam sa lahat. At lagi po natin tatandaan na tayo pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suggestion o reaction at nais na idagdag sa topic na to, ay paki-comment na lamang po sa ibaba. At syempre bago po tayo mamaalam, ay nais muna nating alamin kung ano ang inyong magiging kapalaran sa inyong buhay, pag-ibig o sa inyong mga love horoscope bukas, Sunday, June 21, 2020. Para sa mga taong Aries, ay walang magandang kahantungan ang pagtatalo nyo ng iyong mahal tungkol sa pera.
mas mainam pa rin meron kang sariling income at nakakapagtabi ka para sa sarili mo. Nang sa gayon ay hindi ka laging aasa sa kanya. Ang iyong maswerteng numero ay 19 at 20. Para sa mga taong Taurus, ay magiging magaan lamang ang araw na ito para sa inyo ng iyong mahal dahil pareho kayong nasa mood. Kahit problemado kayo ngayon sa mga bayarin, ay ayaw niyo munang istesen ang inyong mga sarili at mas pipiliin niyo munang maging masaya. Ang inyong mga maswerteng numero ay 7 at 17. Para naman sa mga taong Gemini, mahalaga na marinig mo rin ang panig ng iyong karelasyon tungkol sa isang mahalagang usapin sa pagitan nyo. Kung palaging iba ang pakikinggan mo, ay mas lalong hindi kayo magkakaintindihan at lalala pa ang problema. Ang inyong maswerteng numero, 35 at 40. Para naman sa mga taong Cancer, ngayong nalaman mo na ang mga bagay na kakapag-init sa ulo niya, ay sisikapin mo na hindi mo na ito magawa nang sa gayon ay maiwasan nyo rin ang pag-aaway. Hanggang maaari ay gusto mo siyang maging masaya lang sa piling mo. Ang iyong maswerteng numero ay 8 at 9. Para sa mga taong Leo, sa wakas ay matutuloy na rin ang plano ng lakad ngayon ng iyong mahal. Ilang beses na itong naudlot, kaya't hindi ka na sana umasa na matutuloy pa ito. Pero ngayong araw ay magkakaroon kayo ng pagkakataon. Ang inyong maswerteng numero ay 15 at 17. Para naman sa mga taong Virgo, dahil sa iyong mahal ay lalakas ang loob mo na harapin ang personal mong problema. Sa kabila ng takot mo ay magkakaroon ka na ng instant tapang dahil alam mo na nasa likuran mo lang siya at naka-back up sa iyo. Ang iyong maswerteng numero ay 24 at 27. Para naman sa mga taong Libra, sa ngayon ay wala ka nang mahihiling pa sa iyong buhay pag-ibig. Dahil kontento ka na sa kasalukuyan ninyong relasyon ng iyong mahal. Sa iyong palagay ay napagdaanan nyo na halos lahat ng hirap, kaya't umasa ka na maging maayos na ang lahat. Ang iyong maswerteng numero, 36 at 45. Para naman sa mga taong Scorpio, ay may magandang mangyayari sa iyong pagsasama sa ngayon. Magkakaroon kayo ng pagkakataon na matuklasan ang kahinaan at kalakasan ng isa't isa. Dahil dito, ay mas lalong titibay at tatatag ang inyong relasyon. Ang maswerteng numero, 10 at 16. Para naman sa mga taong Sagittarius, sa araw na ito ay hindi maiiwasan na mag-iinit ang ulo mo sa iyong kapareha dahil sa kanyang hindi magandang gawi. Pipilitin mo na mapikilan ang iyong emosyon kahit inis na inis ka na ay makokontrol mo pa rin ito. Ang maswerteng numero, 7 at 11. Para naman sa mga taong Capricorn, isang bagong inspirasyon ang darating sa buhay mo para muli kang maniwala sa pag-ibig. Gayunpaman, sisikapin mo pa rin na maiwasan ito dahil takot ka nang mabigo ulit at maranasan ang naranasan mo ng kabiguan. Ang iyong maswerteng numero ay 41 at 44. Para naman sa mga taong Aquarius, hindi pa rin matutuloy ang plano niyong pagpapakasal. Sa kabila ng pagpapagong, ay mananatili pa rin ang mahirap na sitwasyon sa inyong lugar, kaya naman magdesisyon kayo sa isang taon na lamang ito itutuloy. Ang inyong maswerteng numero, 15 at 37. Para sa mga taong Pisces, ay mas magiging maayos ngayon ang relasyon niyo kaysa dati. Dahil sa wakas, ay matutunan mo na rin sakyan ang kanyang ugali. Gayunpaman, plano mo na unti-unti siyang baguhin nang hindi niya namamalayan. Ang iyong maswerteng numero ay 24 at 27. Guys, for watching, sana may natutunan na naman kayo at kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!